Bata pa lamang ay magkakilala na sina Liam at Jessica. Pareho silang lumaki sa bahay ampunan at mula noon ay sila na ang palaging magkasama. Naging magkaibigan sila at mula sa nabuong relasyon ay lumalim pa ito sa pagdaan ng panahon. Sa edad na 16, na-realize ni Liam at Jessica na mahal nila ang isa't isa. At marahil silang itinadhana na magkasama habang buhay. Nagsikap silang magkaroon ng trabaho nang sa gayon ay makapamuhay ng maayos. Hindi nagtagal, napagpasyahan na nilang magpakasal. 25 taong gulang na sila noong isilang ang panganay na si Josh. Makaraan ng 2 taon ay muling nagsilang si Jessica ng sanggol na babae na pinangalanan naman nilang Marian. Dahil wala namang sariling bahay ang mag-asawa kaya nagre-renta lamang sila ng maliit na apartment malapit sa dulong bahagi ng bayan. Medyo mura ang kanilang renta dahil may kalayuan ito mula sa syudad. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang magtipid para mag-cash ang budget nila sa loob ng isang buwan. Bukod sa buwan ng renta ay mayroon pang bayarin sa kuryente, tubig, gatas at diaper ng bata at syempre ang araw-araw nilang gastusin. Dahil rito ay masinisipagan pa ni Liam ang pagtatrabaho kaya madalas nag-overtime siya para lamang madagdagan kahit kaunti ang kanyang kita sa pagkoconstruction. Dahil 2 na ang kanilang anak, kaya madalas pagkatanggap ni Liam ng sweldo ay halos maubos na ito. Nauunawaan niya naman ang bagay na ito lalo na't alam niyang napakamahal ng mga bilihin. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit sinisikap niyang pagbutihan pa ang trabaho. Minsan, sumagi rin sa kanyang isipan na humanap ng ibang trabaho sa syudad dahil mas malaki ang kikitain niya roon. Samantala, si Jessica naman ay hindi nagrereklamo sa maliit na halaga na kinikita ng kanyang asawa. Alam niyang ginagawa ni Liam ang lahat para matustusan ang pangangailangan ng mga bata at mabayaran ang lahat ng bills kada buwan. Kahit papaano ay kontento na si Jessica sa ganong buhay. Ang importante, buo ang kanilang pamilya. Lumipas pa ang mga buwan ay hindi na kinakaya pa ni Liam ang pagkakaroon ng mahirap na trabaho pero mababa ang pasweldo. Para sa kanya ay unfair ang kumpanya. Bakit yung iba niyang kasamahan ay mas malaki ang sinisweldo, gayong parehas lamang naman ang kanilang trabaho? Iyon ba ay dahil mas bata siya at hindi marunong magreklamo? O dahil wala siyang kilala sa kumpanya na may mataas na posisyon? Ang hindi maintindihan ni Liam, ang nagpapasweldo sa kanya ay ang agency na nag-hire sa kanya. Ang mismong agency na ang bumabawas sa kanyang sweldo. Habang ang iba namang construction worker ay direkta na sa kumpanya kaya kompleto ang sweldo ng mga ito. Pagkaraan pa ng ilang buwan ay humanap na si Liam ng ibang kumpanya na mas mataas magpasweldo. Natanggap naman siya sa isang construction drilling station sa tuktok ng bundok. Dahil sa isang minahan siya natanggap kaya ang offer na sahod sa kanya ay 3 beses na mas malaki sa sinisweldo niya ngayon kaya mabilis siyang pumayag. Jessica, sa wakas may bago na akong trabaho. Hindi magtatagal ay siguradong yayaman din tayo. Malakas at excited na wika ni Liam pagpasok pa lang sa loob ng bahay. Wow, congratulations! Paano mo naman nasabi na yayaman na tayo? San ka naman kukuha ng pera? Kaagad namang sumagot si Liam sabay dukot ng papel mula sa kanyang bulsa. Ito yung kontrata ko. Tingnan mo kung gaano kalaki ang kikitain ko dyan. Kaagad naman itong binasa ni Jessica dahil hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng kanyang asawa. Liam, pero masyado naman yatang malayo ang lugar na ito. Baka kada 1 o 2 buwan ka lamang makakauwi. Ano ka ba naman Jessica? 1 buwan lang yun. Isipin mo na lang na kailangan nating magsakripisyo pa ng kaunti para sa mga bata. Tsaka isipin mo, x3 ang kikitain ko. Baka 1 o 2 taon lang ay may sarili na tayong bahay at sasakyan. Siguradong mabibigyan natin ng maayos na buhay ang mga bata. Noong mga sandaling iyon ay hindi na nakapagsalita pa si Jessica. Alam niyang buo na ang loob ng kanyang asawa. At kahit ano pa ang sabihin niya ay hindi na magbabago pa ang isip nito. Makaraan ng 2 araw ay todo impake na si Liam ng kanyang mga gamit. Nagpaalam na rin siya sa mag-iina bago umalis patungo sa minahan.
Alam niya sa kanyang sarili na hindi magtatagal ay siguradong magtatagumpay siya sa buhay. Kaya kahit mahirap ay titiisin niyang mawalay sa kanyang asawa at anak. Hindi alam ni Jessica kung papaano mag-a-adjust sa malaking pagbabago sa kanilang buhay. Mula pagkabata ay noon lamang sila magkakawalay ni Liam, kaya talagang napakahirap para sa kanya na hindi ito makita at makasama sa loob ng ilang buwan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dahil abala sa trabaho at kakulangan na rin sa oras ay hindi na nagawang makitawag pa ni Liam sa kanyang mag-ina. Hindi pa uso ang cellphone noon. Tanging telepono lamang o sulat ang paraan upang magkaroon sila ng komunikasyon. May kamahalan pa ang bayad sa telepono dahil kada minuto ang basehan nito. Kahit papaano, si Jessica naman ay unti-unti nang nasasanay. Hindi niya na rin namamalayan ang paglipas ng oras dahil abala siya sa pag-aalaga ng mga bata at pag-aasikaso na rin sa mga gawaing bahay. Lumipas ang isang buwan at ang katumbas noon para sa mag-asawa ay halos isang taon na. Namimiss ni Jessica si Liam pero wala siyang magawa kung hindi ang hintayin ang pagdating nito. Tuwing gabi ay minamarkahan niya ang kalendaryo o kaya naman isa-isang tinitingnan ang kanilang mga larawan para kahit papaano ay maibsan ang lungkot na kanyang nararamdaman. Laking pasasalamat niya na rin dahil naroon ang mga bata sa piling niya. Ngunit isang umaga, bigla na lamang nabulabog si Jessica. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kaibigan na si Sandra. Ayon rito, natagpuan raw ang katawan ni Liam sa ilog matapos itong malunod. Pero ang mas nakakagulat ay hindi siya nag-iisa dahil kasama nito ang isang magandang babae. Ayon sa mga rescuer, tumaob raw ang sinasakyang bangka ng dalawa. Dahil malakas ang agos ay natangay sila at nalunod. Nauutal-utal pa si Sandra sa pagsasalita, maging ito ay hindi rin makapaniwala sa mga nangyayari. Nagkataon lamang na napadaan siya malapit sa ilog at nang makiosyoso siya ay nakita niya doon ang bangkay ni Liam. Sandra, anong ibig mong sabihin na nalunod ang asawa ko? Baka nagkakamali ka. Nagtatrabaho si Liam sa minahan sa malayong lugar. Wika ni Jessica para masiguro na baka nagkakamali lamang ang kanyang kaibigan. Alam mo Jessica, ang mabuti pa'y puntahan mo na lang ang ospital sa bayan. Ikaw mismo ang tumingin para makita mo na totoo ang sinasabi ko. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Jessica. Kaagad niyang ibinaba ang telepono, binihisan ang mga bata at matapos noon ay nakiusap siya sa kapitbahay na baka pwedeng ihabilin muna ang kanyang mga anak dahil may kailangan lamang siyang asikasuhin. Pumayag naman ang kapitbahay, lalo na nang malaman nito kung ano ang nangyari kay Liam. Habang nakasakay sa taxi ay hindi pa rin makapaniwala si Jessica na totoo ang lahat ng iyon. Papaanong nagawa ni Liam na lokohin siya? Subalit, nung naroon na siya sa morgue ay parang binuhusan siya ng napakalamig na tubig. Tama ang sinabi ni Sandra. Si Liam nga ang lalaking iyon. Hindi na siya masyadong nakalapit pa sa bangkay dahil nanghihina na ang kanyang mga tuhod. Hindi niya rin kayang makita ang kanyang asawa sa ganoong kalagayan. Sa kabilang mesa ay naroon pa ang bangkay ng isang babae na marahil ay siyang kabit nito. Makaraan ng ilang minuto ay tumakbo si Jessica papalayo sa lugar na iyon para humagulgol ng iyak. Galit na galit siya sa ginawang panluloko ni Liam sa kanya. Papaano niyang nagawa sa akin ang bagay na ito? Ano bang ginawa ko para maranasan ko ang lahat ng ito? Bakit kailangan niyang humanap ng ibang babae? Gayong nandito naman ako at ang aming mga anak. Magkahalong galit at pagsisisi ang nararamdaman ni Jessica. Gusto niyang kalimutan na lamang si Liam. Kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay kasama ang mga bata. Dahil sa galit ay hindi na siya kumontak pa sa ospital para ayusin ang libing. Sa halip ay nagkulong na lamang siya sa bahay kung saan palagi siyang humahagulgol ng iyak, lalo na kapag tulog na ang mga bata. Lumipas pa ang isang buwan. Mahirap pa rin para kay Jessica natanggapin ang mga nangyayari. Puno pa rin ng galit ang kanyang puso dahil sa panlulokong ginawa ni Liam sa kanya. Ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan niya sa napakahabang panahon. Isang araw, may kumatok sa pintuan.
Nagtataka si Jessica dahil wala naman siyang order. Pero inisip niya rin na baka si Sandra iyon. Marahil ay dadalaw ito sa kanya matapos ang mga nangyari. Subalit, pagbukas niya ng pinto ay bumungad roon si Liam. Nanlaki ang mga mata ni Jessica sa kanyang nakita. Anong ginagawa mo rito, Liam? Hindi ba't patay ka na? Jessica, anong sinasabi mong patay na ako? Kakauwi ko lang galing sa minahan. Nagtatakang tanong ni Liam. Napakunot naman ang noo ni Jessica. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo dahil malaki ang ipinagbago sa kulay ni Liam. Marahil ay dala na rin ng sobrang init. Pero, papaanong nangyaring nabuhay ka? Papaanong nagkamali ang mga otoridad at napagkamalang patay ka na? At sino ang nalunod sa ilog habang may kasamang babae? Kaagad humingi ng paumanhin si Jessica kay Liam dahil pinag-isipan niya ito ng hindi maganda. Naniniwala rin siya na hindi manloloko si Liam. Baka talagang may pagkakamali lang na nangyari. Hindi ko naman talaga sinasadyang pagdudahan ka, Liam. Papaano naman ang gagawin ko gayong kamukha mo talaga ang lalaking nasa morgue? Hindi naman nagalit si Liam. Sa halip ay niyakap niya ng mahigpit ang asawa, pati na rin ang mga bata. Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa mga otoridad para alamin kung ano ba talaga ang nangyari at sino ang lalaking nalunod. Ayon sa mga ito, Robert Miller ang pangalan ng lalaki at ang nakakagulat pa ay ipinanganak sila sa parehong petsa. Malaki raw ang posibilidad na baka kambal pa silang dalawa. Dahil rito ay napagpasyahan ni Liam na magpatulong sa detective na kaibigan. Makaraan ng isang linggo ay muling bumalik ang investigador para i-report ang kanyang natuklasan. Kakambal niya nga si Robert at ang umampon rito ay ang isa sa mga doktor na nagpaanak sa kanila. Sa kasamaang palad, dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanilang ina ay namatay ito sa panganganak. Ang pinaka nakakalungkot pa ay wala naman silang malapit na kamag-anak na pwedeng umampun sa kanila. Gustuhin man ng doktor na ampunin ang dalawang sanggol ay hindi niya magawa dahil ayaw pumayag ng kanyang asawa na mag-ampun ng sabay. Ito ang dahilan kung bakit si Liam ay napunta sa bahay ampunan. Habang lumalaki ay wala siyang kaalam-alam na mayroon pala siyang kakambal. Napag-alaman rin nila na ang babaeng kasama ni Robert ay hindi nito kabit kung hindi asawa niya mismo na nagngangalang Monica. Nalaman rin ni Liam na ang mag-asawa pala ay may tatlong anak na posibleng dalhin sa bahay ampunan kung walang kamag-anak na kukup-kup sa kanila. Wala nang inaksayapang oras si Liam. Tinawagan niya si Jessica para ibalita ang bagay na ito. Hiningi niya rin ang permiso nito na ampunin nila ang mga naulilang anak ni Robert. Oo naman, Liam. Pumapayag ako na ampunin natin ang mga bata. Alam natin pareho ang pakiramdam ng lumaki sa bahay ampunan at ayaw kong maranasan nila iyon. Nangako rin si Liam na masisipagan niya pa ang pagtatrabaho para matustusan ang pangangailangan ng kanilang lumalaking pamilya. Nang lumipat ang tatlong bata na sina Richie, Kyle at Tina sa bahay niya na Jessica at Liam ay napakasaya nila. Ang hindi nila lubos akalain ay kakalat pala ang ginawa nilang kabutihan, hindi lamang sa kanilang lugar, kung hindi pati na rin sa buong bansa. Libo-libong tao ang nagpaabot ng tulong sa kanila, at mula sa maliit na apartment na kanilang tinitirahan, nakalipat sila sa isang malaking bahay. Dahil sa dami ng nag-donate ay nabili nila ito ng cash, at hindi lang iyon, nakabili rin sila ng SUV. Ang ilang organisasyon ay nagsagawa rin ng fundraising campaign upang masiguro na makakapag-aral ang mga bata hanggang sa kolehiyo. Napagpasyahan rin ng mag-asawa na magpatayo na lamang ng maliit na negosyo kung saan magkatulong sila sa pagmamanage. Naisip ni Liam na huwag nang magtrabaho pa sa malayong lugar, lalo na ngayong kailangan ni Jessica at ng mga bata ang tulong niya sa araw-araw. Mula noon, naging masaya sila bilang isang pamilya. Minahal at inalagaan nila ang tatlong bata bilang tunay na anak. Tuwing may okasyon, hindi rin nila nakakalimutang bisitahin ang puntod ni Monica at Robert. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.